Hello, good morning everyone. At ngayon, bago tayo ubuwi, nasabay tayo sa Sabit 109. Baba tayo ng Along EDSA. Pero bago yan, pasyalan muna natin itong bus ito. Ito ay Deluxe Bus na 2x2 ang seating configuration. May CR on board, Wi-Fi, USB charging ports, air humidifier, at marami pang iba. At pagdating sa EDSA, Corner Ross Boulevard, ay nakakita ako ng isang maliit na low-entry bus. Anong bus kaya ito? Comment down! Habang nasa biyahe sa kahabaan ng EDSA, napansin kong hindi tugma ang mga digital speedometer. At yun pala ang isa sa mga ipapaayos ng driver dahil kailangan tugma ang mga ito para hindi marito ang driver. Mahigpit na minomonitor ng VLI ang takbo ng mga driver nito. Dapat ay hindi lalampas sa takdang speed limit, lalo na sa expressways. Nag-umpisa akong makabiyahe ng Baguio noong 2009. Ang bus na 6042 na Nissan PF6 engine ang aking naging bus at si driver Robert Narvasa ang aking unang nakasama. Sa ngayon ay retirado na siya, pero isa siya sa mga old-timer na driver sa DLI noong mga panahon yun. Naging daan din ito para makasama ko rin ang iba pang mga old-timer na driver na biyaheng Baguio. Baguhan pa lang ako at casual employee pa lang that time. Bihira ang mga baguhang konduktor na makabiyahe ng Baguio noong mga parang iyon. Nataon lang na nagpa-extra ang regular na konduktor ng bus 642 at sakto ako ang pinasama. Hindi basta-basta ang mga driver na dinideploy ng VLI na pang Baguio. Kailangan sila ay 5 taon o higit pa na regular, good attendance, hindi nasangkot sa aksidente, walang complaint o report mula sa pasahero at iba pang motorista, at mataas ang kilometer run kada taon in 5 consecutive years. Iba ang feeling kapag biyaheng Baguio dahil busog ka sa traffic at pagkain. Hindi mo na rin kailangan mamblema sa pagtulog dahil maginaw at hindi na kailangan magpaypay. December 2013 nang ipasyal ko ang aking nanay sa Baguio. Dahil limitado ang oras at budget, hindi na kami nakapag-ikot-ikot na husto. Sa Baguio Cathedral, Burnham Park, at SM Baguio lang kami nagpunta at nag-picture-picture. Isa sa mga driver na nakasama ko sa Caloocan ay si Driver Pexon. Siya ay taga Baguio. Tuwing may okasyon sa kanila, iniimbitahan niya kami sa bahay nila. Malaki at lumamansyon ang tinutuluyan nila malapit sa Loakang Road. Tara, samahan nyo kami mag-house tour.
sa hanggan ng mga ilang senti mo. Uy, ang daming kwarto. Ito ang maganda ni Luma. Attic. Ano tayo sa attic? Yan, attic. Oh! Attic, oh. Ito ang maganda ni Luma. Ayos. Uy, may choco na to. Rip, ano, flat tops. Mukhang engineer galing yung flat tops na yun. Lagi na mo kami dito. Wow. Mga tayo-tayo sa Tixon. Oh. Kita nga tayo-tayo dyan. Saan? Kita eh. Ay, sa baba. No! Ito ng bahay. May nata ba kayo pakiyaw to? Ginawa ito. May nabenta ka dito dati. Secret. Ano? Ay, meron pa yata oh. Oh, secret na ano. Nabubuksan ba yan? Oo. Oh. Paano? Ito naman ang malawak na garden sa paligid ng mansyon. Ipinasyal din kami ni Driver Pekson sa Baguio Botanical Garden. Dito, makikita ang maraming uri ng mga puno, halaman at bulaklak. Dito din makikita ang Japanese Garden kung saan makikita ang Japanese Tunnel na itinayo ng Japanese Imperial Army sa pagitan ng taong 1942 hanggang 1945. Dito umano nagtago sila General Yamashita noong World War II para makaiwas sa mga bomba ng Allied Forces. Sunod namin pinuntahan ay ang Bridal Veil Falls sa Barangay Twin Peaks, Tuba, Benguet. Ito ay along Ken Road. Dala mo yung charger. Dala mo yung sasaksakan dyan. Go! Ano tayo ngayon sa Hanging Bridge? Oh my gosh, nakakatakot ka. Ayoko na. Anong manglikmot? Hello. Andulas, andulas. Andulas. Hindi kami tumatalo, nag-bounce kami. Dapat di tayo sabay-sabay, abibigat natin! Bakla, una-una tayo, hindi lang! Hindi na muna! Pag hindi, seryoso, huwag tayo sabay-sabay, Ning. Taki na! Kaya yan, ako! Ina-underestimate. Ang ganda-ganda nito. Buhay natin isa lang! Kaya yan! Kaya yan! Sige na! Teacher muna! Tubig naman yung bakit sa kanila. Ang babaw ng tubig! Ito, kaya mo yan! Mauna ka na kasi para magka-interval. Kaya yan! O, basta mga taga-syudad kayo, kaya ninyo alam dumaan dito. Tira nyo naman, oh! Hindi naman, oh! Papagsak na! Ay! Bakla! Pipi ako!
Ayun! Hindi na mapag-jowa sa harapan mo! Nakakatawa nung una kong makita ang hanging bridge. Pero nung tumatawid na ako dito, ay hindi na ako natakot. Dahil ang tibay ng tulay at yan sa makapal na steel cable at hindi naman gaano gumagawa ng kiwang. Kaya gusto mo yan, ready go! Sabay ganun ha? Mas nakakaya to kaysa sa ago, oh. Grabe. Mas mahaba to. Oo, sa gilid nga. Wala bang daan na pabalik? Ah, di kami natatakot. Ano kayo ngayon? Panis! Sa dulo ng tulay ay makikita na ang talon. Ata, nag-isidro yung matang. Ba't kami kalabaw? Kaming pala. Kalabaw. Ayoko yan, di ako makakalangoy dyan. Malamig ang tubig sa talon at may kalaliman ito. Hindi ako marunong lumangoy, kaya naman pumaba kami sa isang bahangin ng talon na may mababaw na tubig at doon na lang nagbabad. Kasama si Pare Doms, na isa ring diver sa Caloocan. Habang pauwi, pabalik sa Baguio, ay muli naming nadaanan ang Lion's Head sa Kenong Road. Ito ang landmark sa boundary ng Tuba at Baguio City. Gawa ito sa limestone, may taas na 40 feet o 12 meters at binuksan sa publiko noong taong 1972. Siyempre, nagpapicture na rin kami dito. Ang Lion's Head ay ginagawa ng dating mayor ng Baguio at noon ay presidente ng Lions Club International Baguio City Chapter na si Luis Dardisabal noong 1968. Matapos ang ilang araw ng rest day, pamamasyal at paglalagay sa Baguio, oras na para bumalik sa Maynila. Sa biyahe ay nadaanan namin ang mahabang tunnel na ito na naghihiwalay sa lalawigan ng La Union at Pangasinan. Dumaan at nagmerienda rin kami sa Season Bus Stop. Kinabi na sa biyahe hanggang makarating sa expressway. Isa ito sa mga the best out of town na off-duty adventure na hindi ko malilimutan sa buhay ko. Maraming nakakamiss sa mga bagay na dating normal na nating ginagawa, pero di natin naisip na pwede palang magbago sa isang iglap. Gaya ngayon, madalang na ang mga party-party at madalang na rin ang makapamasyal
Ako ay namimiss ko rin yung pagkakabit ng bagong kortina bago ibiyahe ang bus. Pero pinapasalamat ko pa rin sa Panginoon dahil may trabaho pa rin ako sa ngayon. Dahil din sa cargo, naranasan kong makaduty sa iba't ibang terminal. Tulad ng Cubao, Caloocan. Sampaloc at Pasay. Huwag pong susuko at marami pang pag-asa. Stay healthy, think positively, at palaging magdadasal. Sundan ang aking FB, IG, at mag-subscribe na at i-click na rin ang bell button. Hanggang sa susunod na episode, ito po si Andy Ralph. Maraming salamat po.